and by peace and shall destroy many. No? At mayroon silang programa sa peace and prosperity ngayon sa buong mundo. By this program, no, he shall by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, and he shall be broken without hand. No? Kaya makipag ano niya sa 26, and the vision of evening and morning which was told is true. Wherefore shut thou up the vision, for it shall be for many days. No? And I, Daniel, fainted and was sick 13 days. Afterward, I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, but not understood it. Bukas ating pag-aralan ang chapter 9. No? Kasama sa chapter 8, pag-aralan natin ang 2,300 days, ang 1,260 days sa Dark Ages ating kasamang ipag-aralan, kasi mahalaga po yun. At bukas ating maintindihan ang prophetic time, ang 2,300 days ating tatalakayin bukas kasama ang 70 weeks prophecy kung paano darating si Jesus Christ at mangyayari ang close provision sa Israel. Magandang gabi sa inyong lahat. Mahaba ang ating talakayan, pero ako'y umaasa na kapag subaybayan lang ninyo ang ating pag-aaral, hindi kayo mawawala. Kasi ituturo ko sa inyo lahat ang buong aklat ng Daniel, chapter by chapter, verse by verse, na may pakikita ko sa inyo paano ninyo maintindihan ang ano, aklat ng prophecy sa buong aklat ng Daniel. Maraming salamat sa inyong pagtunghay at sa pagsubaybay. Sa mga viewers natin sa YouTube, mahaba man ang aking pag-aaral, pagtsagaan ninyo na matatapos ninyo. Kung hindi ninyo kayang panoorin ng isang panunood, gawain ninyong tatlo o dalawang panunood. Titigil kayo sa oras na makakayanan ninyo. Tandaan ninyo kung anong minuto ninyo natatapos. At kapag kayo magpasimula sa ikalawa ninyong panunood, doon kayo magpasimula kung saan kayo natatapos, doon sa gitna. No? O kung saan kayo natatapos hanggang maintindihan ninyo ng malinaw, kasi ito yung layunin ng aking ministry sa internet. No? Ibibigay ko sa inyo ang malinaw na paliwanag para inyong maintindihan kung paano ninyo maintindihan ang aklat ng prophecy sa Daniel at Apokalipsis. Ang aming layunin, malalaman ninyo ang galaw ng kaaway. Pangalawa, mahanda ninyo ang inyong buhay sa pagsalubong sa ating Panginoon. Ipanalangin ko kayo ngayong gabi. Tayo yuyuko sa panalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat, Amang Banal, na sa gabing ito, inyong niloob na aming mapag-aralan ang maliit na sungay sa aklat ng Daniel 8. At nasa Daniel 8 na po kami. At bukas aming pag-aralan ang 2,300 days at ang chapter 9 sa aklat ng Daniel. At sa susunod na gabi aming pag-aralan ang 10 at saka 11 hanggang matapos namin ang Daniel 12. Umaasa kami, Amang Banal, na inyong gabayan ang aming pag-aaral. Nawa makakatulong ito sa mga taong naghahanap ng katotohanan na kanilang patuloy na makikita ang galaw ng kaaway, maunawaan nila ang inyong pagliligtas. At umaasa kami, Amang Banal, ng mga paksa na aming tinatalakay ay magdadala ito ng ano, dagdag kaalaman na malubusan kayong makikilala na ikaw na nagbigay ng mensahe sa aklat ng Daniel. Ikaw din ang magbibigay sa amin ng mensahe paano namin ito maunawaan at maintindihan. Bigyan lang ninyo kami, Ama, ng karunungan. Salamat, Amang Banal, sa inyong paggamit sa amin at patuloy ninyo kaming gagamitin sa iba pang mga misteryo sa aklat ng Daniel na aming bubuksan. Salamat sa pagtitiwala ninyo sa amin na inyong instrumento sa huling kapanahonan. Ang aming nawang panalangin, inyong pagpapalain ang lahat kong mga viewers na kanilang mauunawa ang lahat ng hiwaga sa aklat ng propesya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.